Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Agila sa Amerika at sabi nga natin, itong ating kausap, itong ating kapanayam, itong si Ginoong Val Abelgas ay isang publisher at editor-in-chief, isang journalist sa napakahabang panahon. Pero sabi nga, kung napapakinggan ninyo yung mga kababayan natin na nandito sa Amerika, sabi niya, merong silang double job. Diba? So, itong si Val, double job din, kung tutusin, lalo po. Bakit? Dahil sa yung isang angulo, the other side of Val, is being a licensed real estate realtor po. So, Val, gusto nating malaman, ano? How long have you been in practice as a realtor? Kasi alam ko, ikaw eh parang para kang schooling din eh, physics, journalism, di ba? So, ikwento natin sa ating mga tagapakinig, ano yung transition sa iyong pagiging realtor? Nagsimula ako niya noong 2001. Kasi sa totoo lang, ang sweldo ng isang journalist dito sa mga Filipino newspapers, maliit talaga. Hindi mo naman masisisi yung mga may-ari. Kasi talaga namang mahirap kumita. Wala namang halos kinikita yung mga yan. So, kailangan mo talaga ng second job. So, karamihan ng mga editors dito, mga part-time journalists. Ako, pangalang while, ganun din. Nung bago ko, I was, legal writing ako na writer ako sa office ni Attorney Garfinkel mula nung magsimula hanggang 2006. Tumutulong ako pagsulat ng mga columns, mga press releases, mga success stories niya. Yeah, mga success stories niya kung sumulat niya nung araw. Noong 2001, editor ako ng periodiko. Gusto kong magkaroon naman ng additional income kasi talaga ba? Mali talaga mga sweldo. So, naisipan ko, kumuha kaya ako ng real estate license exam. Naipasa ko naman. Real estate license. So, 2000 nagsimula ako. Natsyempohan ko, nung dumating ako ng 2001, okay pa noon. Normal lang ang Pagdating ng 2003, ayan na yung biglang sagitsit ang real estate. Kasi nagkaluwagan sa pagkuha ng loans. Nagkaluwagan. At pati yung interest rate. Oo, ang interest rate mura, saka no down payment, tapos interest only. Yung tinatawag nilang interest only. So, ang dahil bumili. Pati yung mga hindi qualified, bumili. Kasi yung mga bangko, pikit yung mata eh. Dahil ibibenta naman nila. Oo, ibibenta nila sa secondary mortgage eh. Kaya maraming kalokohan talaga noon. Maraming mga mortgage brokers, mga officers. Marami pa nga ng pe-fake ng noon eh. Ng mga W-2, mga kung ano. Ang banko naman, yung mga kanilang underwriters, they approve almost blindly. Approve ng approve. Kasi bibenta naman na secondary market sa insurance companies, etc. So, yun ang dahil lang. Kaya, in 2006, marami na gano'n, balloon payments. Ito ba ang bahay mo? Ito ba bahay mo ba to? Hindi. Ano lang yan? Mga pang-graphics lang yan. Pang-graphics lang yan. Yun. Sige, tuloy ang kwento. Marami akong benta. Magandang practice ko noon. Naging member pa nga ako ng Million Dollar Club sa Century 21's Excellence Real Estate. So, pagdating ng 2006, diyan nagsimula ang ano. Kasi nagbalon nga mga payments ng baligtaran lahat. Ang dami na yung bahay nila, dahil may equity, nag-equity loan, tapos pinandown sa mga para sa kanilang investment home. Second, third home. Yung iba, nagkaroon pa ng mga up to 7, 10 homes eh.
Ganun lang hanggang to, magkaka-equity. Ang bilis magka-equity nun dahil ang bilis tumaas ng presyo ng bahay. Ang bilis, oo. Kaso, yung iba, noong 2006, alam ko babagsak na dahil marami nang nagmamature. Yung kanila interest-only payments, magbabalon na. Mm-hmm. Sabi ko doon sa mga kaibigan ko, mag-ano na kayo. I-dispatchan nyo na yung mga income properties nyo at babagsak yan. Ang titigas ng ulo ng iba, bumili pa, bumagsak na. Collapse. Pati yung original na bahay nila, tangay. Pati yung original na bahay, tangay. Oo. Baon sa utang yun eh. Ayun, ayun ang nangyari. Kasi nga, so, isipin nyo, mga ginigiliw naming tagapakinig, ano, isipin po ninyo, ang bahay nyo, ang value ay 500,000. Diba? Pero nabili nyo lang ng 300,000. So, kayo ay may equity o tubo na 200,000. Dito po sa Amerika, kinukuha ng ating mga residente yung 200,000, no? Kumbaga, kukunin nila mga 150,000 doon. At ipinambibili ng panibagong bahay, minsan hanggang tatlong bahay eh. Di ba, Val? Pinare-rent. Pinare-rent nila. Eh, ang nangyayari, nung bumagsak yan, eh, palibasa't may utang yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na bahay, eh, pati yung original na bahay na damay. Tama, Val? Tangay, oh. Eh, bagsak ang bagsak nun. Doon nag-start ang ano, dahil bumagsak ang real estate, bagsak, maraming mga businesses na gano'n din ang ginawa, bagsak. Kaya nagka-recession noong 2008. 2008, talagang wala. Ang hirap na magbentang bahay. Unang-una, maraming nawala ng trabaho. Tumaas ang interest rates. Tapos ang banko naging mahigpit dahil nadala eh. Nadala yung mga secondary market. Ayaw na nilang bumili. Naghigpit, ang hirap magbenta noon. So noong 2009, nung mag-expire ng aking license, I decided full-time muna uli ako sa pagdadyaryo. So, pinabayaan ko na mag-expire. Pinabayaan ko mag-expire. Tapos, last year, naisipan ko mag-revive ulit. Dahil maybe pa-retire na ako, kaya kailangan ko ng retirement income. So, yun, revive ko. Ang tiyempo ko naman, biglang nagkaroon ng pandemic. Akala ko wala ng pag-asa. Sabi ko, nakapatay. Pero hindi, you would be surprised. Lumakas pa ang ano. Maraming bumibili. Alam mo ang dahilan? Ang baba ng interest rate. Historically low. Tama. Historically, 2.75%. 2.75%. Kaya 2.5% pa kung 15-year mortgage. So, maraming bumibili. Pero, kaunti ang gusto magbenta. Dahil, pandemic. Ayaw nilang pakawalan yung property nila. Dorado eh. Kung ang daming uncertainty eh. Maraming uncertainty. Oo, baka mamaya, ibenta nilang bahay nila. Pagkatapos, biglang tumaas ang interest rates uli o magtaas ang bahay, di sila makabili. So, kakaunti, ang nangyari, very long supply, very high ang demand. Kaya, yun, tumaas ang bahay. Tapos, ang hirap, maraming gustong bumili, pero ang higpit din ang bangko. Mahigpit na rin. Pero, so kung meron kang pan down, bumibili, maraming bumibili. Kaya ang presyo ng bahay tumaas. Tumaas, very. Talagang counting. Kung, halimbawa, nung meron akong mga kliyente, mag-o-offer kami sa isang bahay. Halimbawa, in-offer yung bahay ng, let's say, 500,000. Ang asking price. Pag nag-offer ka na, ang offer mo ay 500,000 lang, malamang hindi ka intindihin. Kasi ang mga offers, mga 50,000 up, ganun, 550,000. Yung 500,000, nagiging 550,000, 560,000. Maski magtaas ka pa ng ganun, natatalo ka pa rin. Kasi maraming bumibili ng cash. Lalo na pang binibili yung medyo, ano, yung pang-flipper, pang-flip, yung... Ang bumibili yung mga investors. Yung bilin mo lang, tapos benta mo rin agad? Mga investors, paayos nila ng kaunti kasi bibenta nila tubo. Ang bilis tumaas ng presyo eh. Kaya ang hirap bumili ng bahay. Yun ang problema sa real estate ngayon.
maski gusto mong bumili, maski may pan-down ka, ang hirap bumili dahil kaunting-kaunti ang supply, kaunting-kaunti ang inventory. Yeah. Mm-hmm. Wala naman kasi, unang-una, kaya kaunti ang inventory, nung mag-pandemic, saka nung mag-recession, tapos later nung mag-pandemic, nag-slow down ang construction ng mga new homes. Pero wala nung tumaas yung bumibilis ang pagtaas ng presyo, marami na naman ang gumagawang new construction. Kaya hopefully, magle-level uli yan. Alam mo, pero sa ngayon, Val, ano, ma-relate ko lang, ano, ang kinatatakot naman namin dito ngayon sa Bay Area. Dahil sa dito, talagang mataas nga din. Yep. Dahil sa ang dito, yung mga tech companies eh. Di ba? Yep. Pagka dyan ka sa LA, eh, nandyan ang entertainment capital of the world. Di ba? Pagdating naman dito, ay technology center of the world ang nandito. Andito ang Facebook, andito Google, andito ang Apple. Ito ang problema. Oo, ang problema, nabanggit mo, Oracle. Oracle is moving to Texas. Texas. Along with the Hewlett-Packard moving to Texas. Tesla is moving to Texas. So lahat yan ay aalis. So ang gusto nating malaman ay ano kaya magiging epekto niyan in the long run dito sa lugar natin dito sa Northern California. Actually, even before na announce yung mga technological giants na yan na lilipat sila, nagsisimula na lilipat ang mga tao sa Texas, Arizona, kasi napakamahal ng bahay dito. Dito, 500,000, wala ka makikita. Makikita mo siguro yung ano yung garahe lang, 500,000 na. Samantalang sa Texas for the same, meron akong kaibigan, binenta niya yung bahay niya dito kasi hinire siya sa Houston. Binenta niya yung bahay niya rito, kinuha niya yung equity niya. Ang equity niya ay 300,000. Ang bahay niya rito is 2-bedroom and 1-bath lang. Pero nung ibenta niya, yung equity niya, saka yung natitira niyang savings, bumili siya ng bahay sa Texas, 5 bedrooms, 4 baths, almost 1 acre ang lote, for only $326,000. Imagine mo, pili ka ba $326,000 dito? Alam mo, Manny, ipakita mo nga yung bahay dun sa display ni Val. Ipakita nga uli natin yung ad nung bahay ni Val. Yan. Pero bago mo ibaba, ano, ipakikita ko lang, itong, yan ang contact number po ni Val, ano, 562-469-8030, dun sa mga interesado na magtingin-tingin ng property dito sa bandang Los Angeles, no? Buong California, di ba? Ang license namin. Oo. Yan. Ibaba mo ngayon. Ipakita mo ngayon, Manny, itong bahay na akala natin, eh, yan ang bahay itong si Val, ano? Pero, yan. Ipakikita lang natin yan. Yan, sample na yan, ano? Alam po ninyo, sa LA, mga magkano yan, Val? Ito ha. Kung yung bahay na yan, bibili sa, halimbawa, nasa LA area yan, no? Southern California, halimbawa sa LA area, Greater LA yan tawag nila. Yan, tingin ko dyan, mga 5 bedrooms yan, o 4 bedrooms minimum. Kung yan bibili mo, sa bago yan, bagong construction, million yan. Hindi yan bago. Siguro mga tansya ko dyan, mga 2 million yan. 2-3 million. Mga 2 million. Depende sa location. Depende pa rin sa location yan. At saka yan, hindi po Beverly pwede Hills. Sa Beverly siguro, Hills yan. Hindi, maliit yan doon. Diba? Hindi po pwede sa Beverly Hills yan. Ngayon, kung dito, pareho lang tayo siguro ng pricing.
Uh-huh. Mas mahal dyan sa inyo. Mas mahal sa inyo. Kung sa Silicon Valley, mas mahal dyan. Okay. Depende. Kung nasa Beverly Hills ka, mas mahal. O area nyo. Oo nga. Pero, kung yung the same house, bibilin mo yan sa malayo-layo. Halimbawa, sa, ang popular ngayon, Rancho Cucamonga, o Riverside. Yeah, kung doon mo bibilin yan, mabibili mo pa yan for around $600,000. Kita mo. Bago pa. Bagong dalawa. Ilayo mo pa. Dali natin sa ilayo Texas. Pa. Yung bahay Texas, na yan. Mabibili mo yan ng $300,000 to $400,000. Okay, tamo. Dito, ilayo mo pa. So, dalhin mo yan sa mga siguro mga Alabama o gano'n. Hindi naman tayo nakaape, no? Pero sa totoo lang po, mga kababayan, sayang, yung mga hindi nakaka... Paano, makikita nyo naman sa Facebook to eh. At saka sa YouTube, ano? Yung mga nasa radyo lang. Kasi talagang akala kasi nung iba, eh, pare-pareho lang ang pricing, di ba? Sabi nga natin diba? Eh, dito, alam niyo ang condo unit sa Silicon Valley, 1 million. Ako. Ang halaga, no? 'Di ba? Kondo po 'yon, na kondo. Pagka idinala mo itong kondong ito sa Texas, eh babibili mo lang 90,000-100,000. Oo, 'di ba? Ganun lang 'yan. So 'yan 'yung mga tipo. Hindi naman sa kami eh nangaapi. Kaya lang kasi palibasa, nandito kasi eh ang anong tawag, business activity napakalaki dito. Unang-una, ang mamaya ay pag-uusapan naman natin, Val, ano? Sa huling bahagi, siguro sandali na lang dahil medyo time pressured na tayo, ano po? Eh, ano naman ang pwede nating maitulong sa ating mga kapwa Pilipino sa pamamagitan ng iyong mga practice at ano, eh, malaman ng mga tagapakinig natin, ano ang po pwede nating gawin sa kanila maitulong, lalo na yung mga gustong makarating dito at yung mga nandito na naninirahan, eh, tingnan natin, ano ang magiging opinion nitong ating kasama, si Ginoong Val Abelgas. Magbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika.